kapatid. Kapag tayo nagsinungaling, anak tayo ng Diablo. So hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Papayag po ba kayo na tawaging anak ng Diyos yung kriminal, yung rapist, yung gumawa ng lahat ng kasamaan? Papayag po ba kayong tawagin ng anak ng Diyos? At sabi po ng Bible, lahat ng mga mananim niya, mamamatay tao, sinungaling, mga duwag, hindi raw po makakapasok ng karyan ng langit. Pero sino raw po makakapasok sa karyan ng langit? Sino po? John Wyndham. Ang sinumang naniwala at sumampalataya, tumanggap sa pangalan ni Jesus, ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Paano po na lamang ikay Pilipino? Ano pong katunayan mo? Anong katunayan? Una ay pinanganak ka sa Pilipinas. Si Kuya Sandy po pinanganak sa Pilipinas pero hindi niya alam na siya'y Pilipino. Bakit po? Wala pa siya'y katibayan. Anong katibayan mo na ikay isang Pilipino? Birth certificate. Birth certificate. Tama? Taas po ang kanan naman yung lahat na may birth certificate. Ay, si Pastor Gisela. Malalaman mo na ikaw ay isang Pilipino kung may birth certificate ka bilang isang Pilipino. Alam niyo po ba? Ang katunayan na ikaw ay isang mamayan ng langit, simple lang po, John 1:12. Ang sinumang naniwala sa pangalan ni Jesus at tumanggap sa kanyang pangalan ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa panalangin po natin na Ama namin, ano pong binabanggit natin? Kabisado niyo po ba yung The Lord's Prayer? Amen. Our Father, Ama namin, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Pansinin niyo po, ano yung sasambayin sa Diyos? Pangalan. Pangalan. Hindi larawan, hindi kainuman. Sapagkat ang ikalawang utos po ay nagbabawal sa ating sumamba sa larawan. Sumamba sa anumang inanyuan larawan ng tao, ng hayop, maging nilikaman sa langit o sa lupa. Ano po ang pinasasamba ng Diyos? Pangalan. Ang kanyang pangalan. Alam niyo bakit? Kasi ang pangalan ng Diyos ang simbolo ng kanyang katangian. Ano ibig sabihin ng Jesus? Jesus means Savior. Ano sabi ng anghel kay Jose? Ang sanggol na isisilang ng iyong asawa ay tatawagin mong Jesus. Bakit po? Sapagkat ililigtas niya ang buong sanlibutan sa kanilang kasalanan. Romans 3:23, maliwanag po sinasabi, walang matulit kahit isa. Lahat ng tao'y nagkasala sa harapan ng Diyos. So ano po ibig sabihin nun? Lahat po tayo, anumang pangalan meron tayo, kailangan tanggapin natin ang isang higit na mas makapangyarihang pangalan. Ano po yun? Ang pangalan ni Jesus. Ang sabi po ng Philippians chapter 2 verses 9 and 10, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay luluhod at magsasabing si Jesus ang Panginoon. There is one name under the heaven and over the earth that can save us. Ano po yun? Sabi ng Acts 4:12. Ano po sabi ng Acts 4:12? Walang pangalan sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa na pwedeng magligtas sa atin. Ano po yung pangalan yun? Hindi pangalan ni Jesus. Dito po tatapusin. Minsan po nag-crusade kami. Meron po isang babae na pinatanggap sa Panginoong Jesus. At tinanong po siya ng bishop. Sabi niya, tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? Opo. Tinatanong kita, nasaan si Jesus ngayon? Ano niyo po sabi ng babae? Nasa bahay ko. Nagulat po yung bishop na nagtanong, bakit nasa bahay? Dapat nasa puso mo. Sino yung nasa bahay? Sabi po niya, asawa ko po. Nagulat yung bishop, ay, bakit? Ano ba yung, sino ba yung nasa bahay mo?
Census po. Bakit sino ba census? Ayun sa akin babae. Asawa ko. Asawa ko. Nagtatumpo na yung pangalan ng asawa ng babae ay Jesus din. Maganda po ang pangalan Judas. Pero papayag po ba kayo na ipangalan ito kung kayo magkakayang sa inyo na? Ano po ba? Ano po ba yung pangalan Judas? Ba't ayaw natin pangalan? Dahil si Judas po ang nagkalulo sa Panginoon Jesus. Kaya hindi natin ibibigay ang pangalan niya sa ating mga anak. Pero ang kaulugan po ng Judas ay napakaganda sa Biblia. It is sound like say, the Lord is my Savior. No? Brother and sister, nais ko po magtapos dito. Kung hindi po natin tiyak kung kailan ang ating kamatayan, at ang kamatayan ay tiyak na garanti, meron po isang makapangyarihan Diyos na nangangako. Ano po ang kanyang pangako? Ang sino mang sasampalatay sa ako, bagamat siya'y mamamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang sumasampalatay sa akin, kailanman ay hindi mamamatay. 1 John chapter 5, verse 20. Tayo ay nasa tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Saan daw po? Sa kanyang buktong na anak na si Jesus. Ang sino mang pinananahanan ni Jesus ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung tatanggap po ang isang tao ngayon sa pangalan ni Jesus, natitiyak ko po, mamatay man siya, nasa kaharian siya ng Diyos. At kung mabubuhay po siya, may pangako ang Panginoon. Kung babalik ang Panginoon, bukas, sa susunod na araw, o kailanman habang buhay tayo, sabi ng Panginoon, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Pwede po tayong lahat ay pumili. Nais ko pong manalangin. At sa akin pong maigling panalangin upang magkaroon tayo ng katiyakan sa pangako ng Diyos. Nais ko pong magtanggapin si Jesus sa puso mo. Sapagkat tanging ang tumanggap lamang sa kanyang pangalan ang binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. At kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesus ngayon, ang sabi po ng John 3:16, hindi ka na mapapahamak bagkos ikaw magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede po bang natay pumikit at sumabay sa aking panalangin? Sabihin mo po ito, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa salita mo na aming narinig na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Na ang kamatayan ay hindi katapusan kundi pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit gusto ko pong makatiyak na huwag akong mapahamak. At sinasabi mo po sa iyong salita, kayo na lamang ang pag-ibig mo sa akin. Na kung ako'y sasampalataya sa iyo, ako'y hindi na mapapahamak pagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinapahayag po ng aking labi na si Jesus ay aking Panginoon at nananalig ako ng buong puso na siya'y muling nabuhay. Sabi mo po, maliligtas ako. Tinatanggap ko po ang iyong pangalan. At naniniwala ako ng buong puso na ikaw, Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong pangako na ako ay bibigyan mo ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ito po ang aking pananalig sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin. Aming Amang makapangyarihan, itinataas ko po sa iyo ang pamilya ni Ate Divina Rodel, ang kanyang mga mahal sa buhay. Itinadalangin ko po na sa kanilang kalungkutan, kapitulasyon,
kapighatian na nararamdaman ngayon. Banal na Espiritu, maging kaaliwan ka rin. Sinabi mo sa Matthew 11:28, "Come unto me who are tired and heavily laden, and I will give you rest." Bigyan mo po ng kalakasan ang aming mga kapatid na ito upang harapin na may pag-asa ang pangyayari nito. Salamat sa iyong katiyakan na isang araw lahat ng mga sumampalataya sa iyo ay mabubuhay na maguyo. At ngayon pa lamang, ipinangako mo na po na ang sinumang sumasampalataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Ama, katagpuin mo po ang lahat ng pangangailangan ng pamilyang ito. Mula po sa kanilang mga babayarin hanggang sa mga ulit sandali natin siya sa uling at tulad. Samahan mo po ang pamilyang ito sa gitna ng kanilang mga kabigatiyang ito. Kayo po ang kanilang maging kalakasan. Salamat po dahil alam namin ang sino mang nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi mo iwanan at hindi mo pababayaan. Pinupuri ka po namin sa pagkakataon na marinig namin ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa na ikaw ay naparito upang magbigay ng buhay, ganap at kasiyasiya. Samahan mo ang pamilya Rodel. Maging kalakasan kanila, maging kaaliwan kanila. Gabayan mo po sila at bigyan ng karunungan sa mga bagay na gagawin po nila hanggang sa huling araw na iatay si Nanay Divina sa kanyang huling hantungan. Manaliwas sa kanyang puso at alaala ang kanyang kabutihan. At anumang mga hinirapit sa kanyang mga puso, pawiin mo po. Katulad ng pangako mo sa aklat ng Revelation, dahil sa langit, wala nang kamatayan, wala nang karamdaman, wala nang kahirapan, kundi buhay na walang hanggan, kaganakan, kaliwanagan, at walang hanggan, kasiyahan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng Jesucristo, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Anak kayo magsabi mo. Amen. 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 Pinabalik ko po sa ating times mo. Amen. We would like to acknowledge the presence of sa ating bagbating. Ano niyo?